Marino Video at GU Channel. Presents Yanmar Auxiliary Generator. Retiming 6 cylinders. Ang kabanata nito ay para sa engine department, yung aspiring engineers. At patnubay ng higher ranks ay kailangan para iwas disgrasya. At para ikaw ay matawag na MarineKnow. Hello guys! Welcome back to GU Channel. This is way of top overhauling, pero hindi yan yung gagawin natin, kundi ang pag-retiming sa mga valvula after overhauling. Pero bago yan, please like and subscribe para matunghayan yung mga bagong kabanata ng GU Channel Marino Edition. O mga GUers, ito yung high pressure pipe at yung bonnet cover ng generator. So ito, pinapakita ko sa inyo yung mga connection niya dun sa taas at hanggang sa baba. Sana ay makatulong po sa inyo itong video na ito. Okay, unahin na natin yung high pressure pipe. Kung medyo madilim ang area, kailangan nyo ng strobe light o kaya meron kayong flashlight. Let's do this! Dito tayo magsimula patungo dun sa retiming. Mga GUers, kailangan isa puso't isipan natin na ang kaligtasan natin ang prioridad. Safety first, every work natin. Dahil ahanhin man ng damo kung wala na ang kabayo. Sikay. Pero di naman kabayo yung ibig ko sabihin. Kailangan natin na maayos tayong makauwi. Ligtas. Dahil ang pagpunta natin sa barko ay hindi lang magtrabaho, hindi makaipon at makauwi ng ligtas sa ating mga pamilya. Ang video na to ay ginawa para lang makabigay ng ideya sa mga taong gusto matuto. Ika nga mga aspiring engineers. Dahil anhin man ang nalalaman kung hindi naman natin maibahagi sa ibang marino. Okay yan, step by step yan. So, malapit na natin matapos tong pagtanggal sa bonnet cover ng makina. Sana'y habaan nyo yung inyong mga pasensya kasi saglit lang man din tong video na to. Ala, lapit na, isa na lang. Go, go, go. Okay, ito na, pinapaikot na natin ang flywheel. So ngayon, kung hindi nyo alam yung firing order, dito tayo magbabase sa flywheel kung ano ang pares nito. Okay, ang una 1-6. Okay, gawin natin is salatin natin yung sa likod, yung push rod, kung saan yung maluwag at di matigas. For example, di natin alam yung firing order, tapos dun lang tayo magbase sa flywheel, salatin natin yung sa likod. So sa ito, yung
na lagay doon sa flywheel. 1-6 or 1-6. At ang malambot na pushrod is itong number 6. So dito tayo mag-adjust. Kunin natin yung mga gamit natin, yung wrench, screwdriver, at yung feeler gauge. Sa puntong to, inuna natin yung intake valve. So ang gamit natin dyan is yung 0.3 mm feeler gauge. As ito yung standard na nakalagay sa instruction book sa Yanmar engine. So yan, in-insert na niya yung feeler gauge dun sa balbula. At dito, yan, in-adjust siya. So kung natama na, sakto lang yung hanya, salat niya, na pwede lang siya makalabas, pasok. So okay na. At reminder lang na huwag masyadong higpitan kasi masira yung tornilyo niya. Okay, doon naman tayo sa exhaust valve. So, gawin natin is luwagan, loosen natin yung tornilyo para maka-adjust tayo sa adjusting bolt niya. Okay, dito naman tayo sa exhaust valve. Dito sa left side, yan, niluwagan na yung tornilyo at pinasok na ang feeler gauge na 0.40 or 0.4 mm. Yan, chinek-check na, oh. Ina-adjust-adjust na gamit yung feeler gauge at yung tawag nitong screwdriver. Ina-adjust niya yung adjusting bolt at tama na yung sliding ng feeler gauge. So, hinigpitan na yung tornilyo at yung gamit naman ng flat screwdriver para mapirmi yung adjusting bolt habang hinihigpitan ang tornilyo nito. Okay, sakto ng tighten kasi sa tingin na tama na ang adjustment about sa feeler gauge. Okay, chinek ulit yung exhaust valve na gamit yung 0.4 mm kung sakto na ba talaga. Walang problema kung i-double check. Ang importante lang masakto. At ito naman, chinek ulit yung sa intake valve galing yung feeler gauge na 0.3 mm. Okay, another tayong balbula i-adjust. Paikotin na natin yung flywheel gamit yung tubo na ipasok yan. Yan, andahan, pwede isahan kung malakas ka. Pwede yung dalawa yung kamay para paikotin. So ang hanapin natin, oops, numero 3-4. So yan yung hanapin natin dun. Tapos kapkapin naman natin yung sa likod, yung kung saan yung malambot na push rod, dun tayo mag-adjust. Numero 3 and 4, yun ang salatin natin sa likod. Okay, 3 and 4, yun tayo magbabase. Recap, so kung ano ang kwan, malambot sa likod na push rod galing dun sa pagbabasihan yung flywheel, isentro dun sa may arrow kung ang position like 1 and 6 tulad kanina, yun ang salatin sa likod kung saan yung matigas o malambot. Kung saan yung malambot, yun yung i-adjust. At yun namang matigas, so wag nyo yung i-adjust. Meaning, naka-top dead center yun. Di yun dapat galawin. Medyo napahaba na, so hanggang dito na lang ang ating video. Salamat sa panonood sa edisyon na to sa GU Channel. Ikaw na ay certified na
MarineKnow. Kung wala ka nito, paano na? Kung sa tingin ay nakatulong sa iyo, please share to your friends na MarineKnow. See you next episode. Thank you for watching.